ang inyong madiskarteng nanay, ang inyong nanay meal choice. At ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo ang isang napakasimpleng recipe na pwede nating pagkakitaan kahit nasa bahay lang tayo, o pwede natin itong pang merienda mabilis gawin at malaki ang kita, lalo na sa ating mga followers ngayon na nagtatanong, nagre-request ng kanilang gustong ibenta na pasok daw sa budget, madaling gawin, lalo na sa mga walang oven. So ngayon ay gagawa tayo o magluluto tayo ng binangkal na madaling gawin, madaling hanapin ang mga sangkap, at mabilis ang kitaan. So narito yung mga sangkap na ating kailangan, mga manay. So unang-una, meron tayong third class na harina. Ayan. So pwede rin kayong gumamit ng first class, pero ang gagamitin natin ngayon ay third class para mas malaki ang kita at mas mura. So ito po ay nasa 1 kilo. Ayan. Kung pambenta po talaga, mga manay, tandaan ninyo, mas maganda na matuto tayo sa kiluhan. So 1 kilo na third class na harina. Then meron tayong ito, 1 cup ng asukal. Meron tayong 1 cup ng tubig. Ayan. Then meron tayong isang piraso ng large egg. 2 tablespoon ng vanilla essence. 1/4 cup ng oil. Ayan, pwedeng palm oil, coconut oil, vegetable oil. Yan, pwede po kayong gumamit kung anong gusto ninyo. Then meron tayong, ayan, 1 teaspoon ng salt. At syempre, hindi makukumpleto ang binangkal kapag walang, ayan, yung sesame seed or linga. Ayan. Sumura lamang po ito sa palengke, 35 pesos ang 1/4, kaya matagal nyo nang gagamitin. So, yan lamang po yung ating mga recipe na ating kakailanganin para sa ating binangkal. Ayan, pinagpapawisan tayo. So, napakasimple lang. Tara na, mag-start na tayo, mga manay. Paghahalu-haluin lang natin itong ating mga sangkap. So, yan, mag-start na tayong mag-mix. Pero bago ang lahat, ayan, nakalimutan ko at hindi dapat mawala yung ating baking powder, mga manay. Ayan. So, 4 tablespoon po ng baking powder para ito yung magpapalsa sa ating binangkal. So, napakasimple lang. Ito na yung ating third class. Ayan. So, lapit ka. Ating cameraman. So, ito yung ating third class na harina na 1 kilo. So, ang gagawin po natin, i-mix lang natin yung ating, ito. Yung ating baking powder. Ayan. Yung asin. Then, i-mix lang po natin. Ayan. Pagkatapos natin mamix, maglalagay tayo ng butas sa gitna. So, once na mix na po natin, maglagay tayo ng butas sa gitna, no? Ayan. Lagi ko naman itong ginagawa, mga manay. Ilagay ang ating asukal. Pwede kayong gumamit ng wash sugar. So, yung mga itim-itim na yan. Wash sugar po yan kasi nailagay sa isang lagayan. Naghalo sila. So, pag nailagay na po natin ang ating asukal, isunod ang tubig. Ayan. Then, ang ating vanilla essence. Ayan. Isunod ang ating 1/4 cup ng mantika. Ayan. Ilagay na rin ang isang piraso ng large egg. Tapos, i-mix lang po natin. So, kukuha ko ng spatula. So, haluin lang po natin para matunaw yung ating sugar. Pagkatapos, sabay na rin natin idurog yung, durugin yung itlog. So, sa mga mga, ayan, nabubulo na ako. Sa mga nagkakagusto dito sa aking mga ginagamit na spatula, ito po ay mula sa Baking Essentials. Ayan, pwede po kayong mag-order online. At meron din po silang binibenta sa Shopee. So, once na natunaw na po yung ating sugar, so, napakasimple lang, ihalo natin dahan-dahan yung ating dry ingredients. Ayan, so, gagamit po tayo ng ating kamay para masahin to. Pwede rin kayong gumamit ng stand mixer kung meron kayo. Ayan. So, hindi po ito kailangan pang pakinisin or kailangan maging elastic, mga manay, ha. I-mix lang po yan. Ganun lang kasimple para makagawa tayo ng ating dough ng ating binangkal. So, mix lang po natin ng ganyan. Ayan. Ngayon, kung gusto niyo mas maraming timpla, doblehin niyo lamang po itong aking pinakita sa inyo dahil 1 kilo naman to, makakagawa na kayo ng maraming binangkal, lalo na kung gusto niya pang merienda, di ba?
At iba-iba po ang texture ng harina, mga manay, ha. Ngayon, kung tingin ninyo, dry ang inyong dough ng inyong pangbinangkal, dagdag lang po paunti-unti. Magwisik-wisik lang kayo pa konti-konti ng tubig. Kasi meron po nga malakas sa tubig, meron naman konti lang, sakto na. Ilipat natin yan dito sa ating counter table. Ilipat natin dito para mas mahalo natin ng maayos. Then, imix lang po natin hanggang sa makikita ninyo, magiging dough na po ito. Ayan. Kung meron kayong stand mixer, kung ayaw nyo nga mapagod, pwede nyo gamitin yun. So, ayan, kung napapansin ninyo na medyo dry ang inyong dough, napakasimple lang, sabi ko sa inyo, pwede kayong magdagdag paunti-unti ng tubig. So, iwisik-sik nyo lang ng ganyan. Ayan. Tapos, inid nyo ulit. Ayan. Huwag nyo pong bubuhusan ng biglaan ng tubig para hindi naman po sumobra. Ayan. Tapos, lagyan nyo ulit. So, ayan. Sakto na. So, naglagay lang po ako ng 3 tablespoon ng tubig. So, yan. Pagkatapos po natin masahin, ganito yung kanya magiging texture. Hindi natin siya kailangan i-elastic kasi third class na harina yung ating gamit. So, napakasimple lang. Kuha kayo ng 1 and 1/2 tablespoon ng mantika, ayan. Tapos, paikot nyo lamang po ng ganyan. Yan, papahingahin natin to ng 30 minutes bago natin bilugin at ikat sa nais nating laki. Ayan, so kukunin natin yung pinaglagyan natin kanina. So, hayaan muna natin yan ng 30 minutes. Tatakpan po natin to, then saka natin ikat mamaya. So, ayan, after 30 minutes, ready na to para sa ating bilangkal, yung ating dough. At meron tayong timbangan dito para pantay-pantay yung laki at sukat ng ating ibibentang bilangkal. Then, nakaready na rin po yung ating sesame seed o linga. Ayan. So, dito tayo magpipigura o magbibilog. Ngayon, gawin muna natin ay ikat natin to at itimbang sa 45 grams kada isang piraso. So, magtimbang na tayo. Alam naman natin ang binangkal ay siksik, no? So, kahit 50 grams pwede na po kasi ito naman po ay pang sa amin. Ayan. Kinrotan pa ng konti. Ganun lang kasimple. Hindi mo, diba? Tapos, mamaya, bibilugin po natin yan. Ayan, tapos na po tayong mag-cut ng ating mga dough para sa ating binangkal. So, 50 grams yung aking ginawang timbang. Ngayon, dapat meron kayong tubig kasi isasawsaw po natin pagkatapos natin bilugin yung ating dough para kumapit po yung ating sesame seed. So, ganito lang kasimple, mga manay. Ayan. Kaya gusto nyo, dalawang palad ninyo, gamitin ninyo. Ganyan. So, basta mabilog na po natin, ayan, kunin lamang po yung tubig. Ganyan, isausaw nyo po ng mabilis. Then, kunin yung ating sesame seed. Ayan, pagulungin nyo po. Tapos, gamit ang palad, kailangan padiin. Ganyan. Yung pag-ikot ninyo, dapat padiin po para kumapit yung linga sa inyong binangkal. Ayan, para tayong gumagawa ng butchi. So, ganyan lamang ka-simple. Kailangan may kasamang diin para kapit na kapit po, hindi matanggal yung ating sesame seed kapag pinrito po natin to mamaya. Ayan. So, ganyan yung kanyang magiging itsura.
Ilagay natin dito. Tapos ganun ulit. Kuha tayo ng bago. Ayan. Tapos ikutin lang natin. Tapos isa-usa ulit natin. Ayan, sa tubig. Then kunin ang so ayan, tapos na tayo magbilog ng ating binangkal. So nakagawa po tayo ng 30 pieces, ayan o, 30 pieces na binangkal sa timbang na 50 grams po yung bawat isa. So ngayon, ang gagawin natin ay magpipreheat tayo o magpapainit tayo ng ating pan. So dito tayo magluluto ng ating binangkal at syempre kailangan natin ng mantika. So kahit palm oil, pwede naman po. Kung gusto niya talagang pambenta, kailangan po mas maraming mantika para maganda po yung pagkakaluto ng inyong binangkal. So once na mainit na itong ating pan, saka tayo maglalagay ng ating mantika. Ayan, mainit na po yung ating pan. So maglalagay tayo ng mantika. Tapos papainitin po natin yung ating mantika bago tayo magsalang. Mas maganda kung lubog po para maganda po yung pagkakaluto ng inyong binangkal. Ayan. So, hintayin natin yan uminit. So, ayan, mainit na itong ating mantika. Pwede na tayo magsalang ng ating binangkal. So, kailangan po yung sakto lang para hindi po sila nagsisiksikan dahil aalsa pa po yan. Ay, huwag pong kakalimutan, dapat alalay lamang po sa apoy para hindi po mabigla ang inyong dough, yung dough ng inyong binangkal. At syempre hindi rin masunog yung kanyang linga, yung sesame seed na pinambalot natin. Kailangan po low to medium heat lamang yung kanyang apoy para maluto siya ng dahan-dahan, hindi po hilaw. Yung akala natin golden brown na yung sesame seed, tapos yung loob hilaw pa. Malalaman nyo po yan kapag maluluto na, lumulutang siya para siyang palitaw. Ayan o, nakikita ninyo, pusa silang umiikot kasi umaalsa na po yung ating binangkal. Ayan. So, huwag niyo pong iiwanan para hindi masunog, ha? So, ayan mga manay, pagkalipas lamang po ng ilang minuto, ay kusa na pong lumulutang itong ating binangkal, meaning po ay unti-unti na po siyang umaalsa. Kaya mas maganda po na huwag ninyong iiwanan at dapat hinahalo-halo para pantay po ang pagkakaluto ng ating binangkal. So yan, kitang-kita na po ang alsa ng ating binangkal. So hihintay na lamang po natin itong mag-golden brown. So dapat po lutuin nyo to ng low to medium heat lamang ang apoy. Huwag pong malakas para hindi po mabigla, ah. Ayan, pagkalipas po ng ilang minuto, nakita nyo golden brown na itong ating binangkal. So, pwede din natin hanguin, tapos ilagay nyo sa isang strainer na may tissue para matanggal po yung kanyang excess oil. Ayan, o diba? Napakadali lang pambenta. Tapos malalaman ninyo kapag naluluto na siya, lumulutang na po itong ating binangkal, eh, no? Ganun lang kadali, ganun lang kasimpleng gawin at napakamura lang po ng costing nito mga manay. Magkano lang yung recipe nito. Napakadali lang hanapin. Meron sa mga palengke pong mabibili kayo mga sangkap na pwede nyo na umpisahan kung wala pa kayong oven. So maglagay pa tayo ulit. Yan, para sa ating second batch. So isipin nyo sa 1 kilo makakagawa na kayo ng 30 pieces. Magkano na po yung bentahan ng binangkal? Dito po, 7 pesos ang isa. Tapos magkano lang yung isang kilo ng third class na harina? 25 pesos sa palengke po. Oh. Tapos yung asukal, wala pang 1/4 yung nilagay natin. Din sa mantika naman po, makakagamit po kayo dito ng maramihang may piprito. Kung talagang pang negosyo po yung gagawin ninyo. Ayan.
rin ninyong pagkakitaan kahit nasa tahanan kayo, lalo na sa mga followers natin na wala pang oven, walang steamer, pwede kayong kumita sa pamamagitan ng pagluluto ng binangkal dahil napakadali lang gawin, napakamura ng sangkap na ginamit natin, at the same time, malaki ang kitaan lalo na kung maramihan ang inyong lulutuin. So again, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo itong aking video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi natin. At pwede niyo rin po akong i-follow sa aking FB page, Madiskating Nanay by Mel Choice. At sa aking FB group, Madiskating Nanay Mel Choice. At pwede niyo rin akong i-follow sa aking FB account, Mel Choice. Ayan. So nakagawa tayo ng 30 pieces na binangkal sa ating recipe na 1 kilo. Isipin mo, 1 kilo lang. Ang dami niyo nang magagawa, oh. Ito po ay pang-merienda lang namin. Sa totoo lang, hindi po ito pang benta. Pero binahagi ko sa inyo dahil napakamura lang ng sangkap. Nakita niyo, napakadali lang gawin. Lalo na dun sa ating harina na ginamit. Kahit sa palengke po, may mabibili po kayong harina na third class. Ayan. So, syempre, ating antikman para naman makita niyo kung gano'ng kasarap, gano'ng kalutong itong ating homemade binangkal. So, kuha tayo ng isa. Ayan. So, marami na po akong naghihintay na makain nila. Dahil ako ang unang titikim at syempre yung aking nagka-camera. Ayan o. O, diba? Nakita ninyo? Ang sarap po nito ipares sa kape. Ayan. O kaya sa Milo. So, sino dyan yung mahilig sa binangkal? Masarap kumain ng binangkal lalo na kapag bagong luto. Ayan o. Wow. Mmm. Napaka-crunchy ng loob. Tapos ang kagandahan nito sa ating binangkal, crunchy yung loob, malambot yung, ay, crunchy yung labas, malambot yung loob, hindi siya yung talagang totally na matigas, na pwede mong iba to sa kapitbahay mo, tapos bubukol. Eto, panalong-panalo. Ngayon, sa inyo, kung gusto niyo magdagdag ng sugar, gusto niyo magbawas, kayo yung masusunod. Hmm. Kape na lang yung kulang dito. So muli ako po ang inyong madiskating nanay dahil alam ko gustong-gusto niyo na itong itry kaya subukan niyo na sa inyong tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam!